Naniniwala raw si Pangulong Rodrigo Duterte na nalalapit na ang pagtatapos ng kaguluhan sa Marawi City. Humina na raw kasi ang puwersa ng mga kalaban sa mahigit isang buwang bakbakan. Balita hatid ni Jam Sisante. Maaaring matapos na ang bakbakan sa Marawi City sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng Maute Group na humanay sa ISIS. Yan ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa harapan ng mga pulis Davao kagabi. The way it's being evolving now, I think it will be a matter of days. This before the end of the month, matatapos na. We are winning the war, do not worry. Paliwanag ng Pangulo, humina na ang puwersa ng Maute Group sa mahigit isang buwang bakbakan. Pero sinabi rin ng Pangulo na magiging matagal na problema ang ISIS na may koneksyon sa iba't ibang bansa, partikular sa Middle East. Hindi rin siya naniniwalang relihiyon ang ipinaglalaban ng teroristang grupo. This will not go out of the scene within the next 10 years. Kung may anak ka ngayon sa PNP o magpulis o sa PMA, aabutin pa nila itong gerang to. And this will be a bloody and brutal war. Itong ISIS, wala itong, I do not believe that they are into Islam. Islam does not direct anybody to kill a human being for no reason at all. Pangako ng Pangulo, sisiguruhin niyang may sapat na kagamitan ang mga tropa ng gobyerno. Uunahin nga daw ipadala sa mga sundalo sa Marawi ang mga dumating na armas mula sa China, pagkatapos isailalim ang mga ito sa ballistics exams. Dinepensahan din ng Pangulo sa kanyang talumpati ang dami ng mga opisyal na sumama sa kanyang official visit sa Russia noong Mayo. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na tila naging junket ang naturang bisita dahil may mga kasamang opisyal na wala namang papel doon. Ang bayad ko sa eroplano, kaya ako lang mag-isa doong pasahero o punuin ko ng tao, pareho lang. Even if I do not bring anybody, if I use the plane PAL, ibig sabi yan na palagay natin 1 million, punuin ko man yung anso, I invited yung mag-retire. Yun na lang mga military pati police na mag-retire, I invited them along. Ano ba naman yan? Libre naman. Total, pareho lang rin ang bayad ko. Sabi ko, you come with me because yan lang rin ang paraan na mapakita ko sa inyo na this is also as a nation who has the gratitude for you. Sumama kayo para isama ninyo yung asawa ninyo, ipasyal ko kayo. Jam Sisante, GMA News.